M, dito tayo sa totoo. Kapatid, it's a Friday! TGIF na naman tayo ngayong tanghaling ito. TGIF, as in, thank God, it's Fofoy! Na inyong makakasama para sa ating H2H, para sa ating heart to heart. Kumusta po ba ang inyong mga araw dyan? Makulimlim? O malinaw, mainit, kung ano paman ang timplada, kailangan nakangiti ka. Oo, kailangan ngumiti ka, lalo na kapag ka merong ka pa ring trabaho, kahit na reklamo ka ng reklamo. Oo, kailangan ikaw ay ngumiti kahit nandyan pa ang jowa mo. Oo, ang jowa mong may kakulitan man, pero sa oras naman ng pangangailangan, aba, nandyan para dumamay. Ganoon yun. Nandyan ang mga kaibigan mo na minsan mo na lang makita, pero tapat pa rin sa'yo. Oh, di ba? Ang daming rason para ikaw ay ngumiti, ang daming rason para ikaw ay magkaroon ng grateful heart. Oh, kahit pa nga ano ang mga sumasalubong sa iyong mga problema, at syempre, isa pa nga ang sinasabi ninyo na tuwing pananghalian, nagpapagaan minsan ang inyong loob, kahit na minsan naaasar din kayo sa mga kwento, pero may nadadampot na mga aral sa bawat pinagkikwentuhan, sa bawat pinag-uusapan dito sa programang Heart to Heart. Iyon yun. Kaya naman i-share nyo na nga po nang i-share ang ating live streaming for today. At sabi ko nga ha, meron tayong Pamigay Friday. Syempre, oo, dalawang 250 pesos na cash. Agad-agad. Dalawang 250 plus isa pang Sulit TV box. At syempre, ang amin lamang pong paalaala ha, within 24 hours, dapat po ay makapag-reply kayo sa amin, sa kukontak sa inyo, pwedeng si Rema Anwar o ang aming Facebook page na H2H Conversation Official. Yun. Tama ba? Ay, yung Heart to Heart. Yan, yung Heart to Heart FB page natin. Ayan, Heart to Heart Facebook account. Yan po ang kukontak sa inyo. Sumagot kayo. Hihingan lang naman namin kayo ng impormasyon kung paanong maipapadala. Halimbawa, ang 250 cash na inyong napanalunan, o kung paano nyo makiklaim ang Sulit TV box. Ganoon yun. At syempre, kailangan nyo lang din pong mag-send sa amin ng proof, ha, na kayo talaga. Halimbawa, ang nanalo ay si Erwin Ocaña. O, ganyan. Oh, dapat meron kayong ID na patunay na ikaw pala si Erwin Ocaña. Ganun lamang po kasimple. Para na ibibigay natin doon sa mga totoong mga mukha ng mga winners. Para doon sa mga karapat-dapat, yung para sa kanila talaga. Ganon. At syempre, pauna na rin po ang aming paalaala ha, sa Sunday, alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon. Huwag kayong mawawala at pakishare na rin syempre ang ating H2H o Heart to Heart Catch Up episodes. Opo, maraming salamat o sa lahat ng mga tumututok, no? Tatlong oras yon, tuloy-tuloy. O yan po yung mga pinili. Oo, at most viewed na mga ano, no? Not in particular order, tama? Na mga episodes natin dito sa Heart to Heart. Mga episodes na ang sarap pakinggan, ang sarap panoorin ulit. Alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon ang Heart to Heart Catch Up episodes. Eh ngayon, abay, iniimbita ko na nga ho kayo na tumutok na, ilakas na ang radyo kung sa radyo kayo nakikinig. At syempre sa ating live streaming naman, yakagin nyo na ang mga tropa natin dyan, mga kaibigan. Halika na habang nagla-lunch break tayo. Tutok na nga dito sa H2H Heart to Heart, dahil meron na nga hong magtatapat ngayong tanghaling tapat. Dahil uumpisa na natin ang ating H-E-A-R-T o Heart Segment. At ito, wag na ho nating patagalin pa. Dahil
Desidido na raw itong ating makakausap na si Jonathan na pagbitiwin sa trabaho ang live-in partner niyang si Faye. Pero itong si Faye na makakausap rin po natin maya-maya, matigas daw ang ulo at ayaw pakinggan ang gusto ng kanyang kinakasama na tumigil na sa pagtatrabaho. Ang depensa ni Jonathan, mas makakatulong daw kasi ang desisyon na yon para matutukan yung 6 na taong gulang na anak nilang dalawa. Ayon pa kay Jonathan, hindi naman sila hikahos sa buhay. Sadyang gusto lang talagang matutukan, mabigyan ng atensyon at oras yung kanilang anak ni Faye. Pero itong si Faye, buo pa rin ang loob dahil sa kagustuhan din naman na makatulong sa pag-iipon para sa kinabukasan ng kanilang buong pamilya. Kaya naman sa ngayon, kausapin na muna natin itong si Faye ng Quezon City, 30 years old. Magandang tanghali sa iyo, Faye. Hi po. Magandang tanghali. Ano? Pinatitigil ka na nitong si Jonathan sa pagtatrabaho? Gaano ka na ba katagal na nagtatrabaho? Yes, sir. About 4 years. Mm-hmm. At gaano na rin kayo katagal na magkasama nitong si Jonathan? Halos 6 years na po. 6 years na. Kasal ba kayo? Hindi pa po. Ah, hindi pa naman. Okay. Apo. At yun nga ang suggestion niya sa iyo. Bakit? Kanino ba naiiwan yung bata? Tingin mo ba kinukulang ng atensyon o kinukulang sa paggabay yung bata kapag kaparehas kayo naghahanap buhay? Kasi kaya po, gusto ko kasi talaga, sayang kasi yung trabaho ko. Mm-mm. So, parang hindi ko siya kayang bitawan. Mm-hmm. Kasi malaki yung naitutulong nung work ko sa family namin. So, parang hindi pa ako handa na bitawan siya. Okay. Ayan. Ang mga trabaho kasi ngayon, di ba, meron yung on-site, meron din naman yung sa bahay lang, di ba, work yes. from home. But, ikaw, ano ka? Ako. Sa office. Okay. Yes. At si Jonathan naman, saan nagtatrabaho? Sa office din. Office din, yes. Kanino naiiwan yung bata kapag kaparehas kayong wala sa bahay? Sa cousin ko. Mm-mm. At yung cousin mo naman ay ano ba siya? Parang kasambahay o hindi? Nag-aaral din? No, nagtatrabaho parang, rin? Parang ano siya, kasama namin sa bahay. Sinasahuran namin. Ayun. Sinasahuran po namin. Oh, wala naman. Kumbaga, siya yung nasasahuran para tutok doon sa bata. Yes. Mm-mm. At sa iba pa mga gawain sa bahay. Okay, sayang nga naman yung yan ang punto naman at idinedepensa ho ha mga kapatid nitong si Faye doon sa kanyang partner na si Jonathan. Ano kaya masasabi dyan ni Jonathan? Eto, kausapin na muna natin Faye ha, ang iyong partner si Jonathan. Jonathan, magandang tanghali sa'yo pare. Magandang tanghali po, Koy. Mm-hmm. Ito, nakausap na namin si Faye. Parang ayaw niyang bitiwan muna. Malaki naman daw yung naipapasok na pera nito sa inyong pamilya. Ikaw ba, Jonathan? Huwag ka naman ma-offend. Malaki rin ba yung pinagkakakitaan mo? At sa tingin mo, kaya mong sagutin ang lahat kung sakaling titigil itong si Faye? Opo, kaya naman po. Mm-hmm. Pero ikaw ba, may ipapangako mo rin for the next few years na mananatili kang malakas, hindi ka magkakasakit at hindi magkakaroon ng mga emergency? Kakayanin mo pa rin ang lahat ng yan, Jonathan? Opo, Kuya Poy. Kakayanin. Yun yung gusto natin. Pero sa totoo lang, Jonathan, mahirap ipangako yun na hindi tayo magkakasakit, hindi tayo magkakaroon ng emergency para sa ating pamilya, no? Na wag naman, yun ang mga pinakaayaw natin. Oo, pero ang bata nyo pa naman, ikaw Jonathan ay 29 years old, 30 years old pa lamang si Mrs. Bakit naman gusto mo nang maging housewife siya? Gusto nga maghanap buhay. Bali, hindi na po natutunan ng pansin yung anak po namin. Mm-mm. Meron naman daw yung pinsan na nag-aalaga. Pero bukod dyan, kapag ka ba free time ninyong dalawa ni Faye, ikaw ba mismo, Jonathan, ay hands-on parent ka pagdating sa pagtigil ng trabaho? Yes po. Bali, lagi ko rin po siyang inaalagaan. Halos mag-bonding din kami. Oo, yung pag-aalaga bang yan? Yan yung, pahinga na muna yung pinsan ni Mrs. na nag-aalaga sa
sa anak ninyo at ikaw talaga 100% pagka nasa bahay ka lang? O hindi rin kaya? Kaya naman po. Mm-hmm. Ayan, Faye. Yes. Oo, balik tayo sa'yo. May katotohanan naman ba yung mga sinasabi niyo ni Jonathan na naibibigay niya rin yung atensyon para sa inyong anak kapag ka tapos ng trabaho ng mga gawain? Well, actually, ano, Kuya Poy, kasi pag uuwi kami, tulog na yung anak namin. Tulog na. And then, oo, bali, ano na lang kami, weekends na lang talaga kami nasa bahay. Aha. Because office work. Uh-oh. And then, yung pinsan ko kasi is, minsan, pagka yung wala masyadong gagawin, yun, ma-off, magpapa-off siya, ganun. Mm-hmm. Pero, hindi talaga namin kasi kaya muna na yung kami lahat sa mag-alaga or mag-ano sa bahay. Mm-hmm. Kasi meron din kami, minsan, yung sa ano ko, sa work ko, may mga tatawag kahit na weekend, ganyan. Mm-hmm. Kailangan ako sa office, ganito, ganyan. Mm-hmm. So, ganun. Pero ano nga, Kuya Poy, yung sahod niya naman is, mas malaki naman sa sinasahod ko. Pero, may position na rin kasi ako sa office namin. Mm-hmm. So, hindi ko talaga kaya pa. Sayang. Na iwan yung work ko. Mm-hmm. Pero, iniisip ko rin naman yung anak namin. Mm-hmm. Okay. So, ayaw niya rin naman na siya rin yung umano. Oh, siya yung magbabantay. Magiging house band, 'di ba? O kasi yun kung nga. May housewife, so, may husband. Mm-hmm. O doon talaga kami nagtatalo sa part na 'yan, Kuya Poy. Okay. Sige, naintindihan natin 'yan, ano? Na syempre, as a couple, meron pa rin tayong mga desisyon as an individual kung paano rin tayo mag-grow. At yun ba, Jonathan, nakikita mo naman kay Faye na meron din siyang gustong mangyari sa kanyang career kasi maganda rin pala ang tinatakbo ng kanyang career. Jonathan? Opo. Ano ko rin po yung karir niya. Kaya lang, ang iniisip ko kasi yung nakamulatan ng bata. Mm-hmm. Yung so, mga, siyempre hindi naman lahat magiging kabisado niya yung gusto ng bata. Ganito, Jonathan, ano ba yung mga napapansin mo kasi na mga, sabihin na natin mga red flags, ano ba napapansin nyo doon sa anak nyo? Kasi hindi ka naman magkakaganyan, ano? Hindi mo naman, kumbaga, medyo bibigyan ng pressure na mag-resign sa trabaho itong si Faye at maging housewife para maalagaan ang inyong nag-iisang anak na 6 years old na rin sa ngayon. Kung wala ka napapansin doon sa bata, ano ba yung sa tingin mo na magiging pagkakaiba kapag ka 100% nasa bahay, nakatutok ang asawa mo kumpara doon sa nagtatrabaho siya? Ano na ba yung mga nakikita mong red flags? Ika nga. Opo. Kasi pag yung nagwawala yung bata, hindi niya kaya kung ano yun eh, patay make it. Ibig sabihin, parang hindi niya alam yung kiliti ng bata. Hmm. Eh ikaw, alam mo ba? Opo. Alam mo. Eh ba't hindi mo ituro din kay Mrs.? Kaya lang magkaiba po kami ng ano eh. Yung iba kami ng way. Kaya lang sa kanya yes, talaga. Yes, kasi sa kanya, lalaki siya eh. Mm-hmm. Bali, ano, takot sa kanya yung bata. So, mm-hmm. pagka nagta-tantrums, mm-hmm. ayun, pag siya yung sumaway, titigil sa kanya kasi takot sa kanya. Mm-hmm. But sa akin kasi is hindi. Aminado naman ako, Kuya Poy, na medyo hindi kami close. Hindi na kami ganun ka-close nung anak ko. Kasi nga, hindi na kami masyado nakikita, di ba? Mm-hmm. Parang gigising siya, wala na kami. Matutulog siya, wala pa rin kami. Mm-hmm. Pero hindi naman nabababad din sa mga gadgets lang yung bata. Hindi, babad siya sa gadget dahil yun lang po yung magiging, yun nagiging libangan niya. Mm-hmm. So, TV, computer, iPad, yun po, cellphone, yan yung mga inaano niya. Kasi yung pinsan ko naman is ganun din. Mm-hmm. Kunwari, tapos na siya sa gawaing bahay. So, magsa-cellphone din siya. Mm-hmm. Kasabayan niya yung anak ko. So, ganun, parang alam ko, ano, wala talagang communication dun sa bahay namin na hindi man lang
yung kahit yung pinsan ko hindi nakikipag-usap dun sa anak ko, ganyan, kasi po, more on gadget sila. Thank you, Faye, for being honest, ano, dun sa sitwasyon na yun. Kasi nga, I also as a parent, no, I as much as possible, yung screen time, and nililimitahan natin dapat yan sa mga bata. Okay, hindi ko naman sinasabi that I'm a better parent than you are, Faye or Jonathan, hindi naman sa ganoon, pero maaring merong valid nga na punto itong si Jonathan sa ngayon sa kahilingan niya na matutukan din yung bata, kasi yung mga impormasyon o yung mga pumapasok, mga nakakausap, yung komunikasyon na nakukuha pala ng bata ay hindi galing sa iyo. Hindi galing kay Jonathan, hindi rin pala galing sa pinsan mo, kundi doon sa gadgets. Yun na yung madalas niyang it's a communication, di ba? Kapag ka ikaw ay nanonood ng kung ano man sa YouTube, sa kung anumang site yan, yun yung mga natututunan mo, yun yung mga na-absorb mo. Now I get the point of Jonathan kung bakit hinihilingan niya na ikaw naman ay maging hands-on parent doon sa anak ninyo. Baka mag-iba na nga yung orientation. Katulad niyan, hindi yung style kung paano patitigilin yung bata kapag ka nagta-tantrums, malamang aabutan ng gadget, which is wrong. 'Di ba? Ibig sabihin, mas gusto niya ng kapiling yung gadget kaysa sa inyong mga magulang. Kasi naalala ko, as a kid o kahit yung mga bata noon, nakita kong wala pa yung mga gadgets noon, ano, Faye, hindi naman ganun kalayo ang edad natin. Yes. Pero yung mga pamapamangkin ko, mga bata nakikita ko sa paligid ko, pagka inilapit mo na sa ina o inilapit mo na sa ama, doon sila titigil. Pagka narinig na yung dagundong ng boses nung tatay, ay nako, safe na ako. This is my safe place. Pero sa ngayon, ang nangyayari kasi sa mga bata, pagka inabot mo yung gadget, oh, this is my safe place. Hindi na ikaw yun. Oh, at hindi mo na alam kung ano mga pinipindot nung bata doon sa gadget na yon. Nagigets mo, Faye? Yes, I get it. Oo. But, Kuya Poy, kasi, humihingi rin naman ako ng ano sa kanya. I get his point. Mm-hmm. Pero, yung parang sabi ko sa kanya is ano, another 2 years pa bago bago niya ako pagbitiwin sa work ko. Mm-hmm. Yun yung hiling ko sa kanya, another 2 years. Mm-hmm. So yung point niya naman is yung 2 years, 8 years old na yung anak namin, ganito ganyan. Yeah, I get it. Pero alam mo yun, parang hindi ko pa talaga kaya, Kuya Poy. Pero ikaw talaga, kaya mo bang i-commit na after 2 years, talagang ile-let go mo na yan at magpo-focus ka na dyan sa bata? After 2 years, kaya mong i-commit yan? Kuya. Yes, 2 years. Mm-hmm. Yun lang po yung hindi ko, 2 years. And then, I promise na ngayon, diba, medyo nag-usap kami, nagkakausap tayo. Mm-hmm. Ngayon, pagka-weekend, yun, pilitin na lang namin na mag-spend time doon. Bakit sa pipilitin? Anak namin. Ba't pipilitin, Faye? Oh. Yeah, Kuya Poy, kasi yun nga, minsan, yung work ko kasi is minsan kahit weekend, wala ako sa bahay, ganun. Oo, pero hindi ka ba ngayon, pwedeng tumanggi kapag ka ganun? Ayun nga po, hindi, kasi kaka-promote ko lang, Kuya Poy, So ngayon, okay. Opo. Bali ngayon, ayusin ko na yung sked na maging okay na para weekend is family time. Family time. Kasi I guess sa mga offices din naman, kung alam ng ating mga immediate superiors, di ba, na, ay naku ma'am or sir, meron po akong 6-year-old, son or daughter? Ano po? Babae ba? Lalaki yung... Babae po. O, babae. Meron po akong anak na babae na ano sa bahay, kailangan ko rin po. Pero sige, I'll see what I can do. Diba? Para hindi ka napapressure, para hindi rin sila namimihasa na weekend na, I have to spend time with my family, with my child especially, hindi ka rin nila gambalain masyado. Kumbaga, pagka emergency case lang, sige, tira. Pero kapag hindi naman emergency at sila naman ay gusto lang din nilang mapagaan yung trabaho nila, magdadalawang isip sila sa pagtawag sa'yo, sa pagkuha ng commitment na ibibigay sa'yo. Tama? Yeah. Oo. Bali, paano ko na yan sa, sa asawa ko, Kuya Poy? Sinabi ko na sa kanya na yung pagtanggap ko ng work nung weekends is para makuha ko yung promotion. Alam niya yun. Alam niya yun talaga. Okay.
So, yun nga po. Ngayon na na-promote ako, yun ang pangako ko sa kanya, sa kanila ng anak ko. Oo. Na more family time. Yan. Jonathan, do you have something to say? Yes po. Bali, ang mangyayari kasi niya pagka pinayagan kita na sa 2 years, eh kung napamahal ka lalo sa work mo, then, ano na yun, bigla ka pa na-promote or something na nangyari na... Kumbaga, hindi naman... Kumbaga, Jonathan, hindi naman sa nagiging sagabal ka sa promotion niya, ano? Pero ang iniisip mo rin naman is the welfare of the kid, of your kid. Pero ito naman din ang katotohanan. Kasi sa panahon ngayon, umalis na tayo doon sa pag-uugali na si babae dapat sa bahay lang at si lalaki ay dapat siyang nagtatrabaho. Tama po. Ikaw, Jonathan, kaya mo ba? Kaya mo ba na ikaw ang dumuon sa bahay kahit pa nga malaki yung, sabi nga ni Faye, malaki ang sweldo mo kesa sa kanya, no? Pero kung ikaw, one of you should make a sacrifice para sa inyong anak na nandun sa bahay. Kasi nga, sige na, kaipon kayo ng pera, pero yung lumalaking tao, yung lumalaking bata doon sa bahay ninyo na dugot laman ninyo ay hindi kayo kilala at baka hindi nyo rin maging kilala na sa paglaki niya. Kaya mo rin ba yun? Okay lang, kaya ko naman na i-give up yung words ko. Kaya lang talaga sobrang laking sacrifice. Sobrang laking sacrifice, pero at least you're going to be there. You can't. Hindi mo kayang iwan yung work mo, alam ko. Pero ako, kaya kong iwan yung work ko after 2 years. Alam mo naman, may goal tayo, di ba? May inayos lang ako, may pinag-iipunan. Alam mo naman, para sa future. So, mas maganda na dalawa tayo. Di ba? 2 years lang naman eh. 2 years, okay na yung ano natin, yung funds natin. So, ikaw na ang mag-ano. Pagbigyan mo lang ako, please. Jonathan? Yun nga eh, paano kung mas lalong na-promote ka, mas lalong gumanda yung work mo? Di ba? Parang sa akin naman, kaya ko naman i-provide yung mga needs natin. Then, meron naman tayo mga nakuwang insurance, mga savings natin. Yeah, I know. Pero di ba, yun lang naman yung ano ko sa'yo eh. 2 years lang para okay yung ano natin, yung financial natin, di ba? Kaya nga, yun lang parang... naman yung hinihiling ko. Mas mag-ano ako ngayon, mag-focus ako sa family time every weekend. Please. Yeah, talaga matigas ang ulo mo eh. Hindi ka nakikinig sa akin. Mas unahin mo yung pag-aalaga sa bata, pag-iintindi. Kasi hindi mo naman pwedeng isakripisyo yung ano eh, di ba? Sayang yung panahon, sayang yung time na makasama mo siya, nakakalaro mo, di ba? At yung pinagsasamahan nyo, lalong ano, mas malalim, di ba? But then again, ano, sisingit lang ulit ako sa inyong dalawa. Jonathan, sinabi ko nga sa iyo kanina na yes, kung titignan natin, mas malaki ang sinasahod mo dyan, pero mas malaking sakripisyo kasi. Kung ganyan, hindi kaya ni Faye na ibigay yung gusto mo, bakit hindi ikaw ang magbigay nun doon sa bata? Now let's see what Faye can do. Diba? O, pwede niyang ituloy ang paghahanap buhay niya. Wala namang masama doon. Siya na ang mag-provide para sa inyong pamilya. Medyo mas liliit nga yung mga matatanggap ninyo, pero mas magandang future. Diba? Mas nababantayan mo, ikaw mismo, Jonathan, yung anak ninyo. Kaya nyo ba yung kompormisong yun? Parang di ako makasagot ng anak. Diba? Kakayaan siguro. Kakayanin. O kasi if you think na kailangan na talaga na mabantayan yung bata, hindi kaya nung partner mo, ikaw na, you take the lead. Ganun yun, Jonathan. O, hindi kaya ni Mrs. na bitiwan pa yung trabaho niya. You just have to respect that. Sa panahon nga ngayon, kaya sabi ko kanina, hindi naman pwedeng
Dahil ikaw ang babae, ikaw manatili sa bahay, at ako si lalaki, ako maghahanap buhay, o mas malaki sweldo ko, hindi ko sinasabi na walang motherly sacrifice na gustong ibigay si ano, ha? With all due respect to Faye, pagbigyan mo siya, pero ikaw, pagbigyan mo yung sarili mo rin. O gusto mo mapaganda yung pagbibigay ng attention sa bata, baka ikaw, pwedeng ikaw na ang magbantay doon sa bata. Check ko po. Hindi ko talaga kaya sagutin niyo. Oo, mas magandang mapag-usapan ninyo yan ng kalmado, ha? Faye and Jonathan, marami pa mga challenging questions na mapag-uusapan kayo, matatanong sa isa't isa. Pero, syempre, ang bottom line dito is yung future ng bata. Na sana ang orientation niyan, ang makukuha niyang mga... kasi nasa formative years yung bata eh. Ha, nasa formative years pa siya. Kumbaga, kung ano yung nakikita niya, yun ang sa tingin niya tama. Diba, Jonathan and Faye? Yes po. E papaano kung ang mga nakikita niya, yung mga kalokohan na sa TikTok, yung mga kalokohan sa YouTube, yung mga sa Facebook, ganun ang exposure ng bata. Tapos magugulat kayo, bakit ganyan ka na? O, bakit ganyan na ang ugali ng anak ko? Huwag na kayo magulat kasi hindi nga kayo ang tumutok doon sa bata. Oh, pero sa ngayon, wala tayong ibang magagawa pala kundi yung mapagbigyan ng isa't isa. Pero dito sa desisyon, magbibigayan ba kayo, Jonathan and Faye, ano ba ang inyong heart decision? Pumili na nga kayo. H, half-half, half and half lang muna, parang teka lang, 50-50. O E, evaluate nyo muna. A, as in, sige, approve na. Kuya Poy, ako na. Sige na, ako na magbibigay. Total, anak namin to. R, re-reject ko, hindi talaga pwede. Or T, let us try again. Sige, ano ba ang heart decision ninyong dalawa, Jonathan and Faye? Balit sa akin is evaluate. Evaluate ni Faye. Yeah. At ikaw naman, Jonathan? Maganda rin yun. Kaya lang sa akin, parang half-half yung ano. Half and half. Gusto ko pa rin talagang mas pagtuunan yung bata. Yan. Gusto mong pagtuunan ni Faye ng atensyon yung bata habang ikaw ay nagtatrabaho. Diba? Yes, half po. And half. Kumbaga gusto mong ilaban yung nauna mong sinabi na doon ka sa bahay, ako na maghahanap buhay. Yes po. Tama. O yun. Pero syempre, umaasa kami sa inyong magandang... pwede natin maituloy pa ang pag-uusap na ito. Kung sakasakalit, kayo ay medyo hindi pa rin magkaunawaan. Pero kung if you come up with a decision nga at gusto nyo pa rin ibahagi sa amin, ano, to inspire also and to educate yung marami pa nating mga tagapakinig, Jonathan and Faye, pwede ba namin kayo makausap ulit? Yes, naman. Oo, pero ito ma, pwede ba ibalato nyo na sa amin, Faye, Sabado, Linggo, yung bata muna ang tutukan nyo, pwede? Yes, pwede. Oo, ikaw, Jonathan, ganun din? Definitely. Oo, yun. At please, bawasan nyo ha, yung screen time nung bata sa mga gadgets na yan. Okay? At pakiusapan mo na rin yung pinsan mo na wag din namang puro gadgets lang kapag ka walang ginagawa ron sa bata. May mga physical activities. At least, di ba, kapamilya mo naman yun eh. Yung pinsan mo ba yun, Faye? Yes. Oo, para yung tao sa tao ang pakikipag-usap, hindi yung nakikita lang sa screen. Ha? O yun, yes, kaya please umpisaan natin 'yan. Dito sa weekend na ito na kayo talaga ay physically, mentally, and spiritually magkakasama as a family. It should start somewhere, ano? Ayan, kaya naman dito sa weekend na ito, gawin niyo 'yan. Okay, Jonathan and Faye, and kay baby girl ninyo. Yes, thank you. Maraming salamat. Love, question of the day. Madalas na pagbabanyo ni Jowa tuwing bonding time sa gabal-ngaba sa relasyon. Ito na ang inyong mga mabibilis na mga kasagutan, mga kapatid. Sabi ni Mayflor Tingway,
Hindi naman siguro sa gabal kasi marami namang oras para mag-bonding, pero ang pagsi-CR ay hindi pwedeng pigilin. Baka magkasakit ka pa kapag ka pinigilan mo. Ay, totoo ho yan. Huwag kayong magpipigil, ha? Oo, kapag ka nawiwiwi, iwiwi na. Kapag ka, alam nyo na, ay nako. O, pasintabi po sa lahat ng mga kumakain. Pero ito, sabi naman ni Mary France, kung sa gabal yun, edi samahan mo na lang siya sa CR. Ito po. Ayan, sabi naman ni Flora Lisa Salubre, pagka nag-uumpisa na na maglabing-labing, magbabanyo na kaming dalawa para pareho na kaming mabango. O, diba? Oh, wow, laging mga nakatutok sa Radyo 5. Thank you so very much. At syempre, sabi naman ni Darwin Rosel, hindi naman sa gabal yon. It's better naman kung gaano katagalo, ilang beses siya magbanyo, ha? Basta hindi naman ma-interrupt yung mga bagay na gusto naman namin gawing dalawa. O, huwag naman ganoon. Huwag nang bibitin. Masakit yaan. Masakit sa ulo. Ayan, at naku, ang dami po mga nakakaaliw na inyong mga kasagutan ang ipinadala dito sa ating comment section. Basahin nyo po mamaya, ha, pagkatapos ng ating programa, dahil kukulangin na ho tayo sa oras. Kaya maraming salamat sa ating mga winners. Mamaya, antabayanan nyo lamang po, ha, dahil susunod na rin agad-agad naman ang ating Dear Kuya Poy. Kaya wala na rin pong bibitiw, mga kapatid. Dear Kuya Poy, mahal ko pa ang ex-girlfriend ko, pre. Patunay nga dyan, ang pananatili ko pa rin kay Ivy ngayon. Alam mo naman, kamukhang kamukha niya ang ex ko. Kuya Poy, yan ang nabasa kong text message ng jowa ko sa best friend niya na burado na ngayon. Magandang araw sa inyong lahat at sa lahat din ng mga walang sawang sumusuporta sa programang Heart to Heart ng 92.3 True FM. Ako si Ivy, 28 years old ng Pasig. Halos 3 taon na rin ang relasyon namin ng boyfriend kong si Ralph. Sa totoo lang, nagpaplano na nga kami mag-live-in dahil may pareho naman kaming trabaho at matagal na rin naman ang aming relasyon. Hindi ko naman talaga hilig, Kuya Poy, na magkalkal ng cellphone ng boyfriend ko, pero kinailangan ko lang humiram ng telepono sa kanya. Ang kaso, hindi ko inaasahan na ang pagkakataong yun ay marami pala akong makikitang deleted messages na nakasave pa sa phone ni Ralph. At isa nga sa mga yun, ang mensaheng gumimbal sa buo kong pagkatao. Masakit man, pero mismong ang dalawa kong mga mata ang nakabasa sa katotohanang minahal lang pala ako ng boyfriend ko dahil sa kamukhang kamukha ko ang ex-girlfriend niya. All this time, ang pabirong pahaging niya sa akin noon ay may bahid palang katotohanan. Sa bawat bitaw ng katagang biro lang, ay akala ko kahit papaano mabibigay ng ginhawa sa kakaibang nararamdaman ko. Totoo naman yun, Kuya Poy. Patunay din dyan ang mga kaibigan ni Ralph na paniwalang paniwala na kahawig ko nga ang ex-jowa niya. Hinayaan ko lang na dumaan yun sa pag-aakalang wala namang dapat na ikabahala. Pero ang mga pinalampas kong biro pala ay may lihim na katotohanan. Simula nga nang mabasa ko ang message sa cellphone ni Ralph papunta sa kanyang best friend, ay unti-unting nanghina at nawalan na rin ako ng gana sa kanya. Aminado akong naging cold na ako kay Ralph, pero hindi yun napansin agad ng boyfriend ko dahil sa pagiging abala ko sa napakaraming trabaho. Hanggang sa unti-unti ay inihanda ko na rin nga ang sarili ko na makipaghiwalay na sa kanya. Ayoko pang makita ang aking sarili na palaging nagtitiis na lamang sa relasyon namin ni Ralph. Alam ko rin na hindi rin naman ako nakikitaan ng boyfriend ko ng halaga, kaya nga rin sa palagay ko ay wala nang may iwang marka kay Ralph maliban na lamang sa naging kamukha ko nga ang dating niyang nakarelasyon. Sa totoo lang, masama ang loob ko ngayon, Kuya Poy. Pero sa kabila niyan, mas nananaig pa rin ang kagustuhan kong kumalas na sa 3 taong relasyon ko kay Ralph. Ayoko na rin kumprontahin pa si Ralph para na rin makaiwas sa mahabang litanya o pagpapaliwanag pa niya. Sapat na ang nabasa kong text message para tahiin ang lahat ng storya ng kataksilan ng boyfriend ko sa akin. Malungkot man ang kwento ko, pero umaasa pa rin ako na sana kahit papaano
ay may nakuha kayong aral sa story ang ipinadala ko sa inyong programa. More power pa at maraming salamat sa pagkakataong mapili ninyong tampok na kwento ang storya kong ito. Lubos na gumagalang, Ivy. Dear Kuya Poy, Ivy, dalawa ang ibig sabihin kung message na nabasa mo nga kanina, no, na mahal ko pa yung ex-girlfriend ko, patunay dyan, kaya ako nag-stay pa rin. Kaya Ivy, yan kasi ho yung nabasa mga kapatid, no. Unang-una, pwedeng hindi pa nga naka-move on talaga sa ex niya, itong si Ralph. Pangalawa, kahawig mo lang talaga, kamukhang-kamukha mo lang talaga yung ex niya at yun lang yun. Baka ibig sabihin lang din yan, may particular na type talaga itong si Ralph sa babae. Pero ang masasabi ko sa ngayon, ano, you might want to slow down. Huwag padalos-dalos sa decision mo. 3 years na kayo, Ivy. Sige, ganito na lang. Tutulungan na lang kita kung papaano malalaman na sa'yo ba talaga itong si Ralph o kahawig ka lang ng girlfriend niya noon kaya siya nag-i-stay. Unang-una, meron ba siyang mga plano na binubuo na ikaw ang kasama? Ha? Minimension pa rin ba nitong si Ralph sa inyong mga conversations, yung ex niya? Ha? Sa mga kaibigan niya, ganun pa rin ba? Kung hindi naman, ay ikaw na talaga ang focus niya. Also, be fair with your partner. Ha? Be fair sa kanya. Alamin mo kung kailan pa yung conversation na nabasa mo sa cellphone niya nung ginamit mo ito. Kung taon na pala ang tagal nun, siguro naman wala na. Dahil hindi kayo magtatagal ng 3 years kung ikaw ay kumbaga nabibigyan lang ng buhay na dahil sa anino nung ex-girlfriend niya. Okay? Pero kung very recent yung message na nabasa mo, Ivy, tama ka nga. Umalis ka na sa ganyang klase ng relasyon. Kung very recent yung deleted messages na nabasa mo, okay? Nasa anino ka pa rin kasi nung ex nitong si Ralph at hibang pa rin ang jowa mo na yung ex niya ang karelasyon niya kahit na kahawig ka lang naman talaga nun kung sino man yon. Tama ang desisyon mo makipaghiwalay kung very recent yung message na yan. Yan lang ang masasabi ko dyan. Dear Kuya Poy, at sa pagkakataon nga pong ito, nako, mabilis ang pag-a-announce naman ng ating mga winners ng 250 pesos na cash. Si Alma Hasta ng Dasmariñas, Cavite, meron kang 250 pesos. Kasama rin si Raymond Lavinia de Dios. 250 pesos din para sa iyo. At ang ating winner ng Sulit TV ay si Jonathan ng Quezon City. Ayan ang ating caller sa HEART na syempre pakikinabangan din naman ng kanyang asawa na si Faye. Yun na si Faye. Kaya naman maraming salamat, ha, mga kapatid, sa isang linggo nating pinagsamahan mula po sa mga bumubuo ng ating programa. Ayan, sa ating mga program assistants, isang mabilisan, sina Bea Rodriguez, Ed Acerada, Jire Ann Manipo, Nia Bugarin de Guzman, studio technician, sina Aaron Tolentino, Ron Eugene Cruz, ang ating mga direktor, sina Direk Joey Perez, Nanding Bazarte, Grace Toledo, ang ating researcher, Rema Anwar, at syempre ang ating executive producer, Jeffrey Batlangao. Ako po, si Kuya Poy, na nagpapaalala sa inyo sa Sunday, ha, 12 noon, magkarinigan po tayo ulit para sa ating H2H Catch Up Episodes. Happy weekend, mga kapatid. Thank you.